prophesy ang ating pinag-aralan, original scripture, ang original Bible, nalaman natin na pinagluloko lang tayo yung Bible na ating hawak-hawak or ating pinalita ng mga pangalan. Ginagayang God, dapat alahayang ginagayang God. Si Godwin pa yan, na si Godwin siya si Satanin, siya si Lucifer. Tapos yung Lord, si Baal yan, si Satan pa rin, yung Amen, yung Diyos, yung Jesus Christ, lahat po si Satan. Dayang-daya ang lahat. Pero salamat lang na tayo nakawala. Una tayo nakawala. Ganun. Dito tayo sa Tagalog. Mahatak pa. Ang angel doon ay tumayo at ako'y tumayo sa dalampasigan. Pagkatapos ay nangita kong umamang sa dagat ang isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. May kuhay na ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay may nakasulat ang mga pangalan isang pangalan lumalaki sa alahayam. Ang halimaw ay parang leopardo, ngunit ang mga paan ay tulad ng mga paan ng oso, at ang bibig ay parang bumama ng leon. Imidigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na pangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na halos ang pimatay ito, ngunit ito'y gumaling na mga buong daytig sa nangyayari ito, at nagsusunod sila sa halimaw. Sinamba lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay ito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila, pinaitunutan magyabang ang halimaw, manlangit sa alayaw, at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilayan niya ang alayaw, ang pangalan ng alayaw, ang tahanan ng alayaw, at ang lahat ng nakatira doon. Kapag sinima, nilayan nila. Ibig sabihin, tinanggal na, hindi na makikita ang alayaw, iba na ngayon, marimig natin. Yan yung purpose nila dyan eh. Tapos, pag sinima, yung unang halimaw at saka parang halimaw, magamayong halimaw. Yung isang unang halimaw, siyang si Lucifer. Tapos, yung pangalawang halimaw na dragon na sinampan ang bubong sa katawahan ay siya yung si Jesus Christ, anak ni Lucifer. Nagtata ang ginawa sa pagkita niyo, nagsampas na. O Lucifer, ay your son is Jesus Christ. Nagtata, tingnan niyo sa video. Sinampan niya si Lucifer at ang anak ni Lucifer, si Jesus Christ. Yan ang unang halimaw, pangalawang. Ang pangalawang halimaw, dragon. Sino yung dragon na nagpulaan dami? Na pagdatingan niya siyempre si Kat, nasa si Santa, yung Santa, yung hindi pagmuduro, Sita. At sino yan? Si Jesus Christ birthday. Nangaral ko sa buka, nag-react sila. Nangaral ko patungkol sa kapanganang kaliyawa siya. Tapos yung December, Sita ng birthday. Nag-react sila! Sabi na Bishop, naroon na namin, masaya na kami sa December 25, nag-aralan ng tagapagligtas. Huwag mong palita na ihihipan ko sa December, September 11. So, si Santa, si Jesus Christ, ay hindi yan Satan. Mahaba rin yan. Tapos yung ibang klase kong taga-rabutas eh. Mayroong nagtila. Tapos mangaraw ka ng Times, mag-react sila sa Times. Ayaw nila ng Times. Halata. So, yun ang nangyari. Pasensya na taga-rabutas. Dahil gusto ko naman yan eh. Magalit kay magalit. Oh, basa. Pinaitulutan din siyang sa lakayin at gabiin ang mga hinirang kalaya. At binigyan siya ng karamatang pamahala sa barang lahi, lipi, wika, bansa. Sasapasan niya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Maliban sa mga taong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng mula pa ng likain ng sanlibutan. Ang aklat na ito ay iningatan ng kordero pinatay. Ang lahat ng may paninig ay makinig. Ang sino mang inagdang pabiyag ay mabibiyag niya. Ang mga inagdang mamatay sa digmaan ay sa digmaan niya mamamatay. Kaya kailangan magpakartag at maging tapat ang mga hindi lang ang alayan.
At nakita ko ang isang pangalimang manalikaw sa lupa. May dalawang sungay, tulad-tulad ng mga sungay na isang batang tuba. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang magustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nasagatan ng maluba, ngunit bumalik na. Siya dalilika ng paano na araw. Dito
kasi ang tao, number 6. Number 6 tayo mga tao. Kasi ang ating unang tao, siya lang ay pakanaliha. Kayo, ikaw, number 6. Pagbasa ka ng Bible na dalawang 6. 6, 6, 6, 6, 6. Kasi ikaw, number 6, yan 6 na lahat. Takmo na. O, yan. Pinagluluto tayo, niluluto tayo sa rin at imantikan. Ganon katindi mandaraya si Satan. Ganon nangyari sa atin. Kahama-hama ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulat siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksiyan ng mga tao. Nalinggan niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harap ng unang halimaw. Nahikayin niya ang mga tao gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabang ngunit muling bumalik. Ipinapayuhin din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya't mga pagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pinikang pinatangan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y kanila o mama, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y matatak may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng tumbas niyon. Kailangan dito ang marunungan, maaaring malaman ng sino mang matalino ang panghulugan ng bilang ng halimaw. Sapagkat ito yung bilang ng isang tao, at taang bilang ay 666. Alin na kaya? Kita mo, eto na, nandito na yung tatakan, no? Paano nangyari yan? Eto ang proper na dito. So, hindi natin ang COVID-19. Ito. Meron sa lakaray yun, ha? Branch na, ha? Nangaray, ha? Kung dito, ha? Berde, ito, microchip, vaccine, implanted, ito, 5, coronavirus, kunwari. Ayan, ha? Yan nangyari. Oo. Ayan, ha? 666, ha? Ang dulo ng karayo niya, ha? Revelation 13, verse 16 to 18. Ayan, ha? Vaccine ito, target, 7.6 billion. Berde, yan, yan. Paano natin mag-prove to? Na talagang, ano yan, ito, 666, oh, ito yung i-flipper, yan, mga gamit, oh. Paano natin mag-prove na yung vaccine na yan, yung microchip na yan, ay 666, na wala namang, ano, i-prove natin, ha? Kasi ang ito mga pastor doon, hindi na kaintindi, eh. Ang akala nila, yung 666 daw, si Santo Papa, ayun ka naman, ang 666 daw, yung mga lahat ng nagsimba ng sandi, ang 666, sabi ng Adventist, ano yun? The giant computer founding located in Brussels, Belgium, Germany, has an international number which is 666, and the name as, ang pangalan ng giant computer, Brussels Electronic Outing Surveillance Terminal. Ano yan? B, E, E, S, T, B, halimaw! O diba, yung unang halimaw pangalan mo, halimaw. O ano yan, yun. Ngayon, yung computer na yan, na giant computer, tingnan mo ha, paano yan na-prove ha? Eto, yung word ng computer ha, word computer. O, maraming na ano sa computer na, kabataan, hindi na nag-aral, pro computer, nagpukuyatan ha. Eto, kasi halimaw kasi yan eh. O, C, 18. O, tapos, yung O. Ako, 90. Wala, 90. Tapos, ang team. Ang team, 78. Lahat, nakumplito yan. Basahin niya, puta, ng pera ay 666. Yung computer. At ang microchip or biochip is a computer mechanism. Therefore, matches number 666. Yung ilagay dito, microchip, computer mechanism yan. Therefore, 666, ang computer 666. Ang higanti computer na giant computer found in located in Brussels, Belgium, Germany ay Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal. Peace, halinaw! Di ba sabi ang matalino, malalaman? Yan. Sabi ng mga Adventist, lahat ang resimba ng Sunday, 666. Sabi na iba, ang 666 yung Santo Papa. Yun ang sabi. Pero ang 666, itong ilalagay sa ating kamay. Yun. Ang mga pag-aaral natin. Grabe, oh, yan. Working.
implement na yan dito, pupunta na tayo sa ano natin, yung sinabi ni Bishop Charmel. Kasi hindi talaga tayo hindi magpatata. Alam mo ba, momenta naman dito kung sino may tatak. Ayo. Yan, no? Kilala nyo to, Emmanuel Macron. Ang Emmanuel, modern figure yan. Ibig sabihin, God is with us. Macron is Mark Macron. Yung pangalan ko, president ito ng France. Tapos, siya positioning himself leader of New World Order and has been backing of the United Nations. Sabi niya, ako na mag-leader sa New World Order. Tapos, sumangayon ang United Nations. Ito ang presidente ng France. At alam mo ba ang France? Nandoon may monumento. Sa atin, monumento natin si Bipasyo, si Rizal. Monumento nila si Cain, nakalagay. Si Cain, saka yung dalawang anak ni Lamed, na ako ni Cain, si Jabal at saka si Tubal, at saka si Tubal Cain. Eh, sino yung si Tubal Cain? Yun ang tatay ng mga European. Nakala natin, tatay ni Japheth ay si Noah, hindi, si Tubal Cain. At yung mga Euro, yan ang group at mag-group na kumalaban nila ni Yahweh sa isa sa battle of Medina. Magkikita natin o kaya. Ganun katindi. So, pero mga, ito, nakikita ko, nakikita ko buong mundo. Kasi yung social channel. Paghahantingin ako sa World Order, ito yung sino yung Bishop Sheba Lima. Pero kung di ba, same ako eh. No. Hindi na boy, na bata lang. Shame na talaga. Oh, sige, wala problema. May nag-comment na doon. Bishop Sheba, ikaw lang buhay mo. Ito si South Korean, hindi siya nagpakita. Busis lang eh. Kasi ilagay ang buhay niya para ano, ikaw lantad-lantad ka. Tinitira mo pa ang New World Order. At least, namatay ka, kuyani, sa taas, hindi sa lupa. Pinatay ka dahil sa paglaban mo, pagbunyag mo sa katotohanan. So, happy ako na gano'ng mangyari. Sige, punta kayo dito, Pilipinas. Dito sa Ligandagatan, Hinsel House. Ako lang tirahin niyo, kung dami yung ibang mga kapatiran. Okay, ito. Kasi, ganito talaga sila. Ito, kita to eh. Bungkaring na to eh. Mabasa. At sumulog sa dalawa. Aba na. Ayat, chapter 14, verse 9 to 12. At sumunod ang dalawa, ang tatlong anghel at sumigaw ng malakas. Sino mang sumamba sa halimaw, ito at sa larawan nito, at nagpapatak ng kanyang noo at kamay. Ito, pakinggan mo ha. Sino yung nagpapatak ha, sumamba sa halimaw ha? Painumin ng kalakayang, ng alak ng kanyang tuot, na walang halos ibinuhos ng pupa ng kanyang galit. Ako, once pag magpatatak kayo, galit na galit sa inyo si alahayang. Papainumin kayo ng alak na walang halong, na alak ng kanyang tuot na walang halong pinuhos ng pupa na kanyang palit. Hindi talaga tayo pwedeng magpatata. Kung papatayin tayo na, hanggap na natin kamatayan, no way na magpalagay tayo. Ngayon, alam mo ba ang kanilang tukso? Okay, lagyan ka ng microchip, ang ano ka na, libre ka na, wala ka nang dinikaso sa COVID. Tapos, sa bangko, meron kang 20 million sa iyo ngayon. Ngayon, 20 million. Okay sa'yo? 20 million? Kaya niya matususan ang lahat ng tao sa buong sanglibutan. Kasi malaki ang pera na nasa World Bank, yung galing ditong ginto, ay merong 134 trillion US dollar. Dito natin galing dito sa Uber, dinala doon. Sino nadala? Si Marcos, yung Cardinal Marcos, at saka si Rizal, na siya si Aka, o si Antonio Diaz.
Namatay sa isa, 113 years. Dinala. Sila nag-create ng world, a world bank. Ngayon, actually, ang money yung 70% atin yun, 70% para sa humanitarian sa buong dating. Kaya lang, hindi nila i-release yan. Hawak ka na ng Illuminati yan. At tutustusan ang mga tao. Ako din, inanap nga pa eh. Magpamember ako. Amerikano, nasabi ko na sa inyo, diba? Amerikano. Marunong mag-Tagalog, mag-asawa sa Jason, sabi na, isa, ito na mag-asawa sa akin. Pagdating ko sa airport, dahanan, antay kita sa airport. Sabi ko, pagdating sa airport, saan tayo pupunta, punta mo tayo kay Buloy. Member namin yan. Sabi ko, ano bang gagawin? Sabi niya, ano mo, magpamimbor ko sa Illuminati? Hindi ka lang ng, ikaw na mag-design, magkano ang isang taon mong hingin. Yearly yan, bibigay sa'yo. Di anong kapalit? Tanggapin mo si Lucifer na siya ang totoong creator. At si Jesus Christ, kanyang anak. Inano ko, gusto mo tanggapin ko sa chat. Sabi ko, hindi bali. Ayaw ko. Ipagpalit to. Malaking pera. Kasi ito tumanggap. Punta po, ang dami na si Baro pero natin. Pero tinanggihan ko yun din. Pero pa, tanggapin mo na si Lucifer na ang alahaya mo, tapos si Jesus Christ ang anak ni Lucifer. Tingnan mo masamba ang Batikan na ito, ang simba nila, anak si Jesus Christ ni Lucifer. Eksakto, tama. Tumanggi ako. E kung binigit na kong kaluluwa ko. Aba, ang laman na natin. Ayun, madalamay kayo sa yaman na tatanggap. Yempre, nalagay ko, okay, 1 million, 1 trillion. Ayan. Suruhin ko ba yun? Makapitahan tayo. Kaya lang, nagpintak ng kaluwa. Anong sabi nito? Kasi lalagyan ko ng pagkakitin. May... Sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan ito at nagpatatak ng kanyang noo at kamay, painumin ng kalahayam ng alak ng kanyang poot na walang harong ibinuhos na kuka ng kanyang galit. Pahirapan siya ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagbihirap sa kanya ng mag-alab na magpakailanman forever sa kanya. Sa hihina, sa dagat-daga ng apoy. So kung magpatataka, you are going to hell. Inferno ka na. Pero alam ko, ang totoo ay hindi talaga magpatataka. Pero ang mga hindi nila, kapitilitan na kung ano. Maraming malalaking bishop ito sila. Pinto sila. Eh, ko lang mag-itin. Pero alam na yun kung sino sila ng mga bishop dito sa Pilipinas. Tumakupan ang presidente yung isa eh. Pinto yun sila. Parang tumatay mo na rin. Grabe mo ito. Eh, sino ba pangalan ng church niya? Jesus, si Lord. Sino si Lord? Sino na? Si Jesus, sino na? Kung siya talos na? Tapos man, I'm praying, is my sin. Oh Lord, yeah. So, amen. Diba? No. Yung amen, si Sita. Diba? Natala yung mga awit na yan? Kung Sita lahat yan, pero ang walang kamalay-malay, tungtuwa pang lahat yan. Diba? Yes, Lord. Amen. Pero lahat ang pinagin ko, puro ko sita na ata. Yung Lord sita, yung Amen sita. Tuntuwa pa, sayawan pa ng mga naging yan. Walang kalang-alang. Tapos again, Jesus is Lord. Si sita ay sita. Ano yung sabihin doon? Nagaya. Ano? Lucifer is God, declared by Pope Francis. Sino anak ni Lucifer? Si Jesus Christ. Yes, oh, yan Yahwa. Yahwa. Oh, Yahwa. Ano nangyari?
Malachi chapter 2. Nalalaman ko ang iyong kapagandian at ang iyong kalukhaan, natapwa't ikaw ay mayaman, at ang mamusong ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo. At hindi sila gayon, hindi sila gayon, natatang sa Israel nga, kundi sila ay sinagugan sa Satanas. Ang sinagugan sa Satanas, Church of Satan. Nasa Israel gayon natira. Inado ang lupahin. Di paano kasi itong mga Israelita mayaman din eh. Eh, bigyan ko mayaman din eh. Sabi ko, yan ang natin. Yan ang Hebrew, kempang Pili, at yan ang Hebrew, kempang Jokta. Sabi na, yeah, hindi. But we are more than you. Because we are the promises from Abraham. Sabi nga, sabi ko, isagutin mo, yes. You are more than, but in faith, ay you are more than you. And 100 times, yung paligo. Mayayaban din yung mga ayat ko. Sabi ko, mga itin. Iyayabang, mas hindi pa tayo mayayabang sa kanila. Ano nangyayari sa kanila? Inagal mo pala, pinalaya sila, pinagpapatay, ang sulatan, ang buha ng tarapan, at yun ang nagawang transmission nila, ipunsto ng mga pangalan ng mga goddesses nila. Kasi itong tunay ng Israelita, mayayabang kasi. Mayayabang, nakikita mo ang ugali. Tapos ang iba pa, sabi mo, hindi, Christian natin. Talagang, ano tayo kaysa dito ng mga ano, nangyayari ba nga? Tapos ang isa ba? Ang iba naman, Yahawa ang ano nila. Yahawa. Ang ganito naman ang ekspositor. Pero dyan, paano Yahawa ang ganyan nila eh? Ang alahayan nila eh. So, di ba hindi din ang tunay ng Hebrew eh, na Israelita? May mga Yahawa eh. Tapos na sa atin, meron din magpapasaway eh. Pero mapinis na nila. Ayan, European, ang European yung Israel. European is in front of that of Japan yan eh. Ang patay ay si Tumal Kain. Oh, temple of the Gentile. Kasi hindi naman talaga sa Hebrew, Gentile dyan eh. Oh, the Mount of Sin sitting on the temple of God, on the Hayab. Oh, that thing is it in the temple of the Hayab. Ito sa Grego. Ah, sino yan? Ah, yan, sino yung sitting? Yeah, no, Satan has many names. Oh, one of his name is Jesus. Yeah, no? Pareho kamay, no? Tinan mo kamay na pareho. The Edomites give you the false religion and the false Messiah and their replacement theology and that the law are done away with that place that blaspheme with up the people. Satan has many names. Yan, sa inyong siya. Kita mo nga, no? Grabe, listado na ang Antichrist in the temple of deception. Ah, ito yun. Bako na. Ito yung fake Messiah. Arrived din yan. Wasara niya. Wasara na ako. Bako. Siyempre, madadala ka. Kasi ang yahawa siya. Hindi. Buti lang po. At hindi wako. Pero ito bako. Yan. Ang mga baligat, kalbo ko din siya. The bread in the dark skin for the big man. Yeah. Ito po ito. Sabi na, I am Yeshua HaMashiach of Jesus Christ. Sino yung mga mahilig sa guwapo? Yung guwapo eh. Yung yawa siya pangit eh. Dito na lang ako. Ayan. Ayun yung mahilig sa guwapo. Ayan. Ayan tayo mapunta. Ayan. Ayan. The second